Kids, magandang araw muli sa inyong lahat mga kamaestro. So nagbabalik na naman tayo ngayon para dito sa ating panibagong video. So ang video natin ngayon mga kamaestro ay tungkol dito sa ating classroom observation process ngayong school year 2022-2023. Ito po ay para sa mga observers and syempre sa mga ratee. At syempre hindi po mawawala ang ating free soft copy po ng COT rating sheet na gagamitin natin during the observation process. Alright, pero bago natin alamin yan, bago natin alamin yung buong detalye niyan, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag na huwag mong kakalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share, at syempre, i-subscribe mo na rin itong ating YouTube channel, El Maestro Sir Anton Official. Ulitin ko po, El Maestro Sir Anton Official. At pakihit nyo na rin po yung notification bell button dyan para always updated kayo, para man-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng panibagong video katulad nito. Okay, so ito na nga kamaestro, ang ating video for today. Ito po yung observation or classroom observation process po for school year 2022-2023. Ito po yung guidelines natin. At ito po ay nakapaloob sa Debit Order Number 8, Series of 2023. Ito po ang ating multi-year guidelines on the conduct of RPMS-PPST. Alright, ayan. So ito po yung classroom observation process. Ayan po. So ito ay para sa mga observers, sa ratee. Ayan. Andyan po yung pre-observation, during observation, and post-observation. Ayan. So, isa-isayin po natin mga kamestro. Ano ba yung mga dapat natin gagawin, no, na mga hakbang, na mga steps, no, during the observation process po natin. Okay? So, unahin po natin itong para sa pre-observation, no. So, ano po yung mga dapat natin gawin or ihanda? So, forms needed po. COT RPMS rubric. Ayan. So, kailangan i-prepare po natin yan. Next po is for the default mode, which is the in-person or the face-to-face observation. So, ito po yung default mode natin. So, kasi ito po yung talagang kaya sa tinawag na default mode, ito po yung pinaka-option or priority, main option po natin na mode of observation, which is the default mode. Now, kung hindi po applicable or talagang hindi kaya itong in-person or face-to-face observation, dito po tayo pupunta sa alternative classroom observation modes. Ito po yung online synchronous observation, yung asynchronous, and yung observation via lock session or demonstration teaching. Okay? So, yan po. So, ang una pong gagawin natin, you're going to review the COT RPMS rubric appropriate to the position of the ratee to be observed. Okay? So, syempre, lalo na pag sa secondary, so usually naman ang pinapa-observe natin kung ano yung subject na hinahawakan natin, ano yung major subject natin na hinahawakan natin sa ating mga klase. Next, pag sa elementary naman, so depende na po yan, depende na po sa pag-usap ng rater at ng ratee kung ano yung papa-observahan niya sa kanya. Okay? So for the in-person face-to-face observation, you're going to meet the ratee. Kung ikaw po yung observer, ikaw yung school head or the master teacher, so you're going to meet with the ratee to discuss the schedule of the classroom observation. So syempre, hindi naman pwedeng biglaan yung observation. So kailangan magsiset po kayo ng date, no? So bahala na po kayo between the ratee, between the master teacher or school head and the ratee, kung ano yung desired date po na comfortable or ready po yung ratee. Okay? Next po, for online asynchronous, meet with the ratee to discuss the schedule and the online platform to be used for the online observation handled radio for two-way radio instruction. Okay, so ganoon din po. So mag-uusap din po si rater at saka si ratee, no, kung anong oras, anong petsa yung schedule na ng online observation, and syempre kung ano yung online platform na gagamitin, kung Microsoft Teams, kung Google Meets, kung Zoom, ayan. So depende po yan sa pag-uusap yung dalawa. Okay, and then for asynchronous naman, you're going to meet with the rater or ratee to discuss the schedule of the submission of the video or audio lesson. So alam naman po natin pag asynchronous observation, ito po ay through, kadalasan po dito is video lesson eh. Okay, so yun po. So kakausapin po ng observer yung ratee kung kailan niya isasubmit yung video or audio lesson. And next, for the observation via lock session, the observer shall meet the ratee to discuss the schedule of the lock session intended for demonstration teaching. Okay? For the ratee naman, so lahat po yan, you're going to review either in person, online, or asynchronous, or lock session,
You're going to review the COTR PMS rubric appropriate to their position and then plan the lesson based on the indicator. So, syempre, napakahalaga po na yung lesson ay kakandak natin or yung lesson ay kakandak mo ay nanpasok po yung mga indicators natin doon sa ating RPMS, okay? Kasi pagkawala po yung doon sa indicators, hindi po tayo makakakuha ng mataas na points, okay? And then, of course, deliver the lesson using a video or audio recording device for the asynchronous observation lamang po yun, okay? Now, during the observation process naman, no, for the observation process na po, ano ang gagawin ni observer? Ayan, sit at any available seats. Ayan, so syempre, hanap ka ng pwesto sa loob ng classroom. Next, for the online online synchronous, access the online platform or radio frequency at the scheduled synchronous class. Ayan, next, for asynchronous naman, view the video lesson or listen to the audio lesson after it was submitted by the ratee. So, automatic yon. Pag nasubmit na po ng ratee, yung video lesson, so pwede na pong panoorin yan ni observer, no, para ma-rate na siya or makaano na siya ng rating niya, makapagbigay na. Okay? And then for lock session naman, sit at any available seats. Next po, ayan. So by the way, ang ipi-prepare pala dito is the observation notes form. Ayan. So wag nating kakalimutan yung observation notes. Ayan, next po is for the observer pa rin. Multiple observers are to sit apart. Ayan. So hindi po pwede magkakadikit-dikit. Ayan. So, kailangan sit apart. Eh, siyempre dito, hindi naman siya applicable sa asynchronous and synchronous. For the lock session naman, same with face-to-face, multiple observers are to sit apart. Okay? Next po. Ayan, ito po para sa lahat. No? Para sa either online or asynchronous or lock session or in-person, the record all observation, strengths and needs improvement on the observation note form. So, bahala na po yan si observer, si master teacher natin or yung ating school head na mag take down notes po lahat ng kanyang observation, the strengths and needs improvement of the ratee. Next po, for the ratee naman, ang gagawin niya, deliver the lesson on-site on the agreed date and time. Ayan, siyempre, napag-usapan na po yan during the pre-observation, di ba, stage. So, ayan po. So, deliver the lesson on-site on the agreed date and time. And then, online synchronous, deliver the lesson in the chosen online platform or handheld radio. So, syempre, nakapag-usap na kayo kung anong platform ang gagamitin nyo. Okay? And then, for the asynchronous, submit the video or audio lesson to the observers. And for the lock session, deliver the lesson on the agreed time and location. Okay? Next, the post-observation. Ito po yung post-observation. For observers, ang ipiprepare po, syempre, yung inter-observer agreement form and then the rating sheet. So, syempre, ito pinakamahalaga, no? Yung rating sheet natin kasi kailangan po natin yan sa ating RPMS. Ayan. So, kailangan po natin yung rating sheet and the inter-observer agreement form. So, ano po yung gagawin? No? Para po ito sa lahat, in-person, synchronous, asynchronous, and lock session, syempre, ang gagawin ni observer, i-rate na po yung ratee. Ayan. So, yan ang talaga ang purpose kung bakit tayo merong COT, no? To rate the ratee. And then, another thing is, in case of multiple observers, discuss the rating with fellow observers and decide on the final rating. So, bahala na po dyan yung ating mga master teacher, ating school head, no? Regarding the final rating. So, sila na po bahala mag-usap-usap tungkol dyan. And for the ratee, so, syempre, wala ka naman gagawin na dyan. So, you're just going to listen kung ano man yung observation, ano yung feedback na ibibigay ng inyong or ng iyong observer. Okay? And for both observer and ratee, ayan, observers and ratee meet to discuss the results of the observation. They affix their signatures on the rating sheet or inter-observer agreement form. Ayan. So, yun po yung kabuuan ng ating classroom observation process. Anyway, by the way, ito pa lang ating RPMS tool, yung ating COT, yung ating Classroom Observation Tool Rating Sheet. Mayroon po tayong available dyan sa description ng ating video. Andyan po yung link. Pakiclick nyo lamang po yung link para ma-download nyo po ng free itong ating Classroom Observation Tool Rating Sheet, no, for school year 2022-2023. Okay po, so dito ko natatapusin itong ating video. Muli, kung nagustuhan nyo ang ating video, please share it to your kamaestro, sa ating mga co-teachers para naman matulungan natin sila if ever nangangailangan sila ng ating
explanation regarding the classroom observation process, and of course, yung ating COT rating sheet. Okay, so muli, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!